Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Magandang umaga sa lahat at salamat sa mga nag-share at nag-subscribe sa YouTube channel na to. Magandang umaga, Pangulong Duterte. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na kayo ang pinadala ng Diyos sa Pilipinas na talagang 100% po kayo nagmamalasakit sa mga Pilipino. Pangulong Duterte, napapakinggan ko po ang inyong mensahe na kayo po ay lubhang nag-aalala sa budget ng Pilipinas sa salot na dulot ng coronavirus or COVID-19 sa buong Pilipinas at buong mundo. Kung nanaisin po ninyo, Pangulong Duterte, bigyan po ninyo kami ng pansin na malaki po ang maitutulong sa Pilipinas at buong mundo. Ako po si Sister Vivian at sampu ng aking mga kasamahan sa The Word of God, Spirit and Life Ministry, handang tumulong na ma-share ang 100% na tanging lunas sa mga salot or sa COVID-19 sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ay libre, 100% tanging lunas sa mga salot or COVID-19 sa Pilipinas at sa buong mundo. Salamat sa pakikinig at panonood hanggang matapos ang mensaheng ito. Bago po natin simulan, magsimula po tayo sa panalangin. Our Father in Heaven, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, we come to you this day with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, thank you for giving me wisdom. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Thank you for your words today to meditate day and night that needs a million, billion, trillions of your children. Thank you to all YouTube subscriber in your words at sa iyong mga anak na ma-open ang kanilang mga tainga upang makinig sa iyong mensahe. At salamat na for bringing them the good health and cure in all diseases or coronavirus, COVID-19. Thank you for your complete healing, divine protection, and the abundance of peace, truth, and providing us everything that needs of your children and the Philippines and the nation. Thank you, Lord, na ang President ng Pilipinas at buong mundo ay mapagpasyahan na lahat na ang mga tao ay magsipanig at mga takot sa harap ng Diyos na kayo ang Panginoong Diyos. Diyos na buhay, na ikaw lang ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may karamdaman at sakit ng bansa or COVID-19 na lumalaganap sa buong mundo. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at ang mamamalagi sa iyo, walang anumang sakit o kasamaan na masusumpungan sa lahat na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan ay magiging hanggang wakas. At sino man na nagtitiwala sa iyo, O Diyos, na buhay, Lord Jesus Christ, ay magkakaroon ng kagalingan. Thank you for your love, peace, and power to live of abundant life that you want to your children. Thank you with your power to be part of you, God, and for that we can do all the things are possible because we trust in you, Jesus Christ. Thank you. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang lahat sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. In Romans chapter 10 verse 11. Salamat Panginoon at kami po ay 100% na nagtitiwala sa iyo. In Jesus name we pray. Amen. So ang The Healing Touch of Lord Jesus Christ. Ang magandang balita ng kaligtasan, ito po ay libre. Ang 100% na tanging lunas sa mga salot or COVID-19 sa buong mundo at buong Pilipinas. Basahin po natin sa Luke chapter 8 verse 43. Sabi dito, ang isang babae ay may 12 taon ng inaagasan at ginugol niya sa mga manggagamot ang lahat ng kanyang pangkabuhayan or ikinabubuhay at sino mang walang makapagpagaling sa kanya. Amen. Praise the Lord. So, bakit walang makapagpagaling sa kanya? So, ito yung salita ng Diyos na kailangan nating pagbulay-bulayan o mag-isip-isip tayo. So, bakit itong isang babae na to na
mayaman siya, marami siyang pera. So lahat ng kanyang kayamanan ay ibinigay niya or ginugol niya sa lahat ng manggagamot. Kaya ang lahat ng kanyang kabuhayan ay naubos dahil iginugol niya o ibinigay niya ng buong puso para lang gumaling ang kanyang karamdaman, ngunit walang sino mang nakapagpagaling sa kanya. So panoorin niyo at sundan niyo ito dahil ito yung pinakamahalaga kung bakit hindi siya gumaling, dahil nagtiwala siya sa mga tao, sa mga manggagamot. So nagtiwala siya, iginugol niya, inubos niya yung kanyang pera sa mga tao. Inubos niya sa lahat na magagaling, pinakamagagaling na manggagamot. Inubos niya ang kanyang pera. Ngunit walang ni isang nakapagpagaling sa kanya. Naubos na lang ang kanyang kayamanan, ngunit walang nakapagpapagaling sa kanya. Ngunit ito ang magpapagaling sa kanya. Kung ikaw ay isang dinurugo sa 12 taon, ikaw ay isang babae na dinurugo ka ng 12 years kang dinurugo, inaagasan ka araw-araw. So di ba napakarumi mo, ang baho mo. Sinasabi dito na parang buong panahon na agas na kanyang karumihan ay magiging parang mga araw ng kanyang karumihan. Siya'y karumal-dumal nga. Siya'y napaka karumal-dumal kapag isa ka na 12 years kang dumaranas ng pagdurugo. Sabi dito, sapagkat siya'y may 11 bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang, siya'y naghihingalo datapot samantalang siya'y lumalakad, ay sinisiksik siya ng karamihan dahil nga siya ay may sakit. So dahil sa kanyang pagsusumikap na gumaling, so ang babaeng ito na at narito ang isang babae inaagasan, may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran. So dahil siya ay wala ng pera, wala ng salapi, so naisipan niya na sa kanyang salita na mahipo, sabi niya, at hinipo ang laylayan ng damit, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lang ang kanyang damit, ay gagaling ako. So dito, pinapahiwatig dito na nagbalik loob na siya sa Panginoon, dahil sabi niya ang pananampalataya niya na kung mahipo lang niya ang damit ng Panginoon, siya ay gagaling. Kaya nga sinasabi dito, datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinalagaling ka ng iyong pananampalataya, at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Sapagkat sa kanyang pananampalataya, mahipo lang niya ang damit ng Panginoong Hesus, siya ay gumaling. Dahil sa itong babae na to, ginugol niya lahat ang kanyang kayamanan. So inubos niya lahat ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot. So inubos niya ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot, ngunit walang nangyari sa kanya. Ngunit nung manampalataya siya sa Panginoon, instant ang kagalingan niya dahil dun sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya inihahalin tulad dito sa salitang ito ng Panginoon na ang bawat tao at bawat mundo or bawat Pilipino or bawat mundo, kung kayo ay mananampalataya at magkaisa kayo manampalataya sa Panginoon. So ayaw ng Panginoon na maubos ang pera nyo. Ayaw ng Panginoon na maubos ang kayamanan na itinatago nyo or pinagkakaingatan nyo. Gusto niya na ang bawat isa ay magkaisa at magbalik loob sa Kanya. Dahil sa salitang ito, na pag tayo nananampalataya sa Panginoon, instant ang kagalingan. Kaya nga kung ang lahat ng tao ay manampalataya sa Panginoong Jesus, instant na mawawala ang COVID-19 sa Pilipinas na to. Dahil ito yung pangako ng Panginoon na ang sino man na sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Dahil iyon ang Kanyang salita sa Romans chapter 10 verse 11. Kaya nga ang babaeng ito ay pinapahiwatig na talagang 100% siyang gumaling dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ang gusto ng Panginoon na sa kanya lamang tayo magtitiwala, huwag na natin pagkatiwalaan yung mga pera natin,
huwag natin pagkatiwalaan kung ano yung kayamanan na nakikita natin. So ang pagkatiwalaan natin ang Diyos na hindi natin nakikita. Ngunit pag tayo lumapit sa Kanya, tayo ay pagagalingin. Amen? Praise the Lord. So ito yung pangako ng Panginoon. Kaya nga, pinagkaloob ng Panginoon ang kanyang pananampalataya na sabi ng pananampalataya ng babae na mahawakan or mahipo lang niya ang laylayan ng Panginoong Yesus, siya ay gagaling. Sa makatwibaga, pananampalataya ang magpapagaling sa sino mang tao sa panahon ito, lalong-lalo na sa mga crisis ng lipunan ito, ng bansang ito, na tanging si Jesus lamang ang tanging lunas ng kagalingan ng buong mundo. Amen. Praise the Lord. Sa Kanya lamang ang papuri at pasasalamat na dapat natin ibigay. Huwag natin bigyan pansin yung mga taong magagaling. Magagaling na manggagamot or magagaling dahil may pera. So huwag natin pagkatiwalaan yun. Inihahantulad dito sa salita ng Diyos na walang kwenta ang pera mo. Walang kwenta ang mga manggagamot na yan kapag nagtiwala ka sa mga taong yan at nagtiwala ka sa pera nyo. Ngunit ang ipinapahiwatig sa salita ng Diyos na tayo'y magtiwala lang sa Kanya, siya lamang ang magpapagaling at wala ng iba. Praise the Lord. Amen. So sa Kanyang salita to at hindi ito sa salita ng tao. Kaya dapat tayo'y magtitiwala sa Panginoon. Dahil sinasabi dito sa Kanyang salita na walang makakapagpagaling sa sino man kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga sinasabi dito na ayaw ng Panginoon na magtiwala tayo sa tao. Kaya sinasabi dito, isang hari, sabi dito sa 2 Chronicles chapter 16 verse 12, at nang 30 siyam na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit. Si Asa ito ay alagad ng Diyos. Sa Biblia, alagad siya ng Diyos at maganda yung kanyang paghahari. Sumusunod siya sa Panginoon. Ngunit sa bandang huli, siya'y tumalikod sa Panginoon. Si Asa ay nagkasakit. At ang kanyang mga paa, ang kanyang sakit ay totoong malubha. Gayong may sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. So ito yung halimbawa na pag tayo'y hindi naghanap sa Panginoon at hinanap natin ang manggagamot, ito yung mangyayari sa mga taong hinanap yung mga manggagamot. Instead na Panginoon ang hanapin, manggagamot ang hinanap nila. Kaya ito, hinahalintulad na salita ng Diyos. Salita ng Diyos lang tayo maniwala at huwag sa mga nakikita natin. Nakita natin yung tao na akala natin magaling. Magaling mga manggagamot, yun ang pinaniniwalaan natin. At hindi na tayo nakaano sa salita ng Diyos. So, inahalintulan dito na walang kwenta yung mga nakikita natin na hindi in line sa salita ng Diyos. So, sinasabi dito, si Asa ay namatay. Namatay si Asa dahil hindi niya hinanap ang Panginoon. Ang hinanap niya yung manggagamot. So, sinasabi dito, si Asa ay namatay. Namatay si Asa sa kanyang sakit dahil hindi niya hinanap ang Panginoon. So ganun ang mangyayari sa mga tao pag nagkasakit ka at hinanap mo ang mga tao, hindi ka humanap sa Panginoon. Ganun ang mangyayari, mamamatay ang mga taong hindi humahanap sa Panginoon. So hindi ako ang nagsasalita nito, salita ng Diyos ito. Ako lamang instrumento para iparating ito sa inyo na dapat tayo magtiwala lamang sa Panginoon at wala nang iba. Kaya inahalintulad dito na marami pa ditong mga halintulad na sa pagtitiwala nila sa tao at hindi sila nagtiwala sa Panginoon, dumating yung mga pagsubok sa kanila, hindi sila nagtiwala sa Panginoon at nagtiwala sila sa mga tao, ano nangyari sa kanila? Sila'y namatay. So ito pa, isa sa pa sa Biblia, na sa panahon ng kanyang kagipitan ay lalo pa manding. Sumalansang siya sa laban ng Panginoon. Ang hari ring ito ay si Akas. Si Akas, ganun din ang story. So, nung una siya ay sumusunod sa Panginoon, ngunit sa mga pagdarating ng mga pagsubok, tumalikod na siya sa Panginoon. Kaya ang nangyari, namatay din to si Akas. Na dahil sa pagtalikod niya rin sa utos ng Panginoon. Kaya ganito ang mangyayari sa mga tao kung sa kabila ngayon, sa panahon ngayon na sobrang crisis na,
So, apektado na ang lahat dahil sa COVID-19. So, ito yung panahon na dapat kayo ay magsisi. So, ito. Sinasabi dito sa Mark chapter 15 verse 9. So, datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, ng mga utos ng mga tao. So sabi ng Panginoon na yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, sinasabi nagsasamba, nagpupuri sila, nagtitiwala sila sa Panginoon, ngunit hindi pa rin nila nasusunod ang salita ng Diyos, ngunit ang aral ng tao ang kanilang pinapakinggan. So, ito ang mangyayari, sabi ng Panginoon, walang kwenta ang pagsamba ninyo sa Kanya kung ang sinusunod ninyo ay utos ng mga tao. Kaya sinasabi din dito sa Matthew chapter 15 verse 8 na ang bayang ito, ginagalang ako sa kanilang mga labi, datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit nagiging malayo sa Panginoon? Dahil nga ang sinusunod ng tao, bababasa natin yun sa Matthew chapter 15 verse 9 or Mark chapter 7 verse 7 na ang kanilang pagsamba na tinuturo nila ay nanggagaling sa pinakaaral ng mga tao. So, kaya nagkakaganito ang mundo dahil sa ganyan na although ginagalang nga nila ang Panginoon, ngunit hindi nila isinasa puso, wala sa kanilang puso ang pagsamba sa Panginoon hanggang bibig lamang. Kasi bakit? Di naman nila pinapakinggan ang salita ng Diyos. Kapag salita nga ng Diyos, binabaliwala nila. Ang mga utos ng tao, ito, may nag-a-advise na naman dyan na sabi magaling daw ito, na dapat ma-approvean ng ganito. So, utos na naman ng tao yan, wala yan sa salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, libre, walang bayad. So, bakit hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos? At sinasabi pa dito, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya nga, kapag kayo ay nakikinig sa salita ng tao at hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos, paglabag yun sa kautusan ng Diyos. At sinasabi pa dito sa salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 17 verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig, ang puso ay yung humihiwalay sa Panginoon. Praise the Lord. So ito, kapag tayo nanampalataya, ganito ang mangyayari pag nanampalataya ka sa tao. Sabi ng Panginoon, susumpain ka na ginagawa mong laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. So ganito, hinahandlin tula dito ng Panginoon na kapag tayo ay magtitiwala sa tao, so tayo ay mapapahamak dahil nga sa kanyang salita, sa salita ng Panginoon, na dapat sa Panginoon lang tayo magtiwala. So kaya, kayo mga kababayan ko, kung gusto nyong tumulong sa Pilipinas at sa buong mundo na umalis agad ang COVID-19, dapat kayong magtiwala sa Panginoon na siya lang ang makakapagpagaling at huwag na kayong lumapit kung saan-saan. Dahil inihahalin tulad nga dito yung isang babae na mayaman at ginugol niya ang kanyang pera, naubos yung kanyang pera dahil sa pagpapagamot, ngunit walang nangyari, hindi siya gumaling. So, gusto niyo pa ba, mga kababayan ko, na dumating sa point na wala ng pera ang gobyerno para kayo ay magbalik loob sa Panginoon? So dapat hanggat mayroon pang pagkakataon, kayo ay manampalataya sa Panginoon. At sinasabi dito na upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So kailangan natin na huwag tayo magtiwala sa karunungan ng tao. So, hiwatag ng Panginoon na huwag tayo magtiwala sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon na dapat sa Kanya lang tayo magtiwala. Dahil kapag sa Kanya tayo nagtiwala, libre, wala kang babayaran. So, bakit
ang mga tao ay pinapakinggan pa nila yung mga sinasabi ng tao, ngunit hindi sila nagtitiwala sa salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya kung tayo magtitiwala sa Diyos, walang gastos, walang perang mawawala sa mga tao. Kaya sinasabi dito na kapangyarihan na nagmumula sa Diyos ang ibibigay sa atin kapag tayo nananampalataya sa Kanya. Amen? Praise the Lord! So kaya sinasabi dito, gawaran mo kami ng tulong laban ng sa kaaaway, sapagkat walang kabuluhan ang tulong ng mga tao. So sinasabi ng salita ng Diyos na walang kabuluhan ang tulong ng tao. Kapag nagtiwala ka sa tao, mapapahamak ka. So kapag sa Diyos ka nagtiwala, 100% kung ano yung ipinagkatiwala mo sa Kanya ay mangyayari, dahil ipinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin. So sinasabi pa dito, layuan ninyo ang tao na ang hininga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa ano pahalagahan siya. So layuan natin na yung mga tao na to na inilalabas lang sa butas ng ilong ang kanilang mga sinasabi, hindi isinasa puso. Kailangan manggagaling dito sa puso at manggagaling sa salita ng Diyos. Kaya nga kung tayo lalayo sa masama at manumbalik sa tayo sa Panginoon, kung tatanggapin natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, siya na yung kikilos sa buhay natin. Siya yung magpapahayag ng magandang kaligtasan na ang pananampalataya. Ngunit kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya, tayo mapapahama. Tulad ng babae sa ating pinag-usapan kanina, na talagang inubos niya ang kayamanan sa pagpapagamot, ngunit walang nangyari. Kaya dito, lumapit sa Kanya, itong babae na to ay lumapit sa Panginoon at hinipo nga ang kanyang damit, at pagkatapos niyang mahipo ay naampat agad ang kanyang agas. So, ibig sabihin, kapag tayo nagbalik loob sa Panginoon, instant na yung salot dito sa lipunang ito, sa bansang ito, ay mawawala agad dahil yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Praise the Lord! Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog sa nanang kanilang labis, datapat sila siya sa kanyang kasalatan, ay inihulog ang buong nasa kanya sa makapwid bagay, ang buong niyang ikinabubuhay. So yung babae na to, ibinigay niya lahat ng ikabubuhay para lamang gumaling siya. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya gumaling. Naubos na lang yung pera niya sa pagpapagamot, ngunit hindi siya nakatagpo ng kagalingan. So nakatagpo lang siya ng kagalingan sa pamamagitan ng pagtitiwala niya sa Panginoon. Kaya sinasabi dito sa Panginoon, ng Panginoong Hesus, na sabi dito sa Job chapter 13 verse 4, ngunit kayong mapagkatha ng mga kabulaanan, kayong lahat ng mga manggagamot na walang kabuluhan. So sinasabi dito, walang kabuluhan lahat ng manggagamot. So huwag kayong magalit sa sinasabi ko, dahil ito ay salita ng Diyos. Ito'y nakalagay sa salita ng Diyos, sabi dito, ngunit kayong mapagkatha, mga kabulaanan, so mga kasinungalingan. Sabi dito, lahat kayo ay mga manggagamot na walang kabuluhan. So walang kabuluhan yung nilalapitan yung manggagamot. Ang Panginoong Hesus lamang ang may kabuluhan na nagpapagaling ng mga may sakit. Sabi pa dito, mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mga pagbangon kayo ng mga patay, manglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. So kaya nga, ito ang salita ng Diyos, kaya nga po kami, Pangulong Duterte, ito yung sinishare namin, na dapat na magkaisa ang bawat Pilipino sa pananampalataya, na sa ang Panginoong Hesus lamang ang magpapagaling ng salot sa mundong ito, sa Pilipinas na to, siya lamang ang magpapagaling ayon sa salita ng Diyos. Sabi dito na ang bawat
mga pastors, mga leader ng simbahan na inutusan or pinagkalooban niya ng Panginoon na sila ay magpabangon ng mga may sakit, magpabumuhay ng mga patay at maglinis sa mga may sakit, may mga ketong, magpalabas ng mga masasamang espiritu. Kaya nga ito ang salita ng Diyos na sabi niya, tinanggap niyo na walang bayad. Kaya ibigay ninyo ng walang bayad. Kaya nga sinasabi ko na ito'y libre. Ang kagamutan sa COVID-19 ay libre, walang bayad. Ito yung salita ng Diyos na walang bayad. So bakit ayaw niyong paniwalaan? Ayaw niyong paniwalaan ang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa salita nga ng Diyos na sa James chapter 5 verse 14 to 16, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin sila. Napahiram ng langis sa pangalan ng Panginoon. So sinasabi dito na ang sino mang may sakit ay sino man sa inyong may sakit, ipatawag ang mga pinuno ng iglesia o mga pinuno ng simbahan. Kaya nga dapat ito yung unang lapitan. Pero sa nangyari ngayon sa salot ng COVID-19, yung mga karamihan pa ng alagad ng simbahan, siya pa yung nangungunang nagtatago. So dito ipinapahiwatig na ang dapat iglesia ng simbahan ang dapat lapitan pag nagkasakit, ang nagkasakit ang mga tao. Ngunit ang nangyari, lumapit ang lahat ng mga may sakit sa mga ospital. Kaya nga ang nangyari, lumaganap ang sakit dahil nga hindi sila lumapit sa simbahan. At ito namang mga walang pananampalataya ng mga pastor, mga mamumuno sa simbahan, nagsipag sarahan ng mga kanilang iglesia na dapat sana yun ang bahay ng mga may sakit na dapat gamutin sila dahil ang panalangin lang ang magpapagaling sa mga may sakit kung sila ay mananampalataya sa Panginoon. So iyon lang naman ang requirements ng Panginoon para kayo pagalingin. So bakit ang hirap-hirap nyo maniwala sa Panginoon? Ang ginagawa pa ng karamihan, imbes na makatulong sa gobyerno, ano pa yung ginagawa? Binabatikos pa yung gobyerno. At halos lahat sinisisi sa gobyerno. Bakit hindi nyo tanungin ang sarili nyo? Kayo ang may kagagawan niyan kung bakit dumami ang salot sa mundong ito dahil kayo mismo ang may gawa. Hindi makakalapit ang masamang espiritu sa mundong ito kung hindi sa mga tao na puro kasalanan or nagkakasala. So dito sinasabi dito na at ipanalangin nila siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. So kailangan natin lumapit sa Panginoon. At ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung magkasala siya ay patawad sa kanya. At sabi dito sa verse 16, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang magagawa ng maningas sa panalangin ng taong matuwid. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, malaki ang magagawa ng panalangin kapag kayo nanampalataya sa Panginoon. Hanapin nyo ang Panginoon mong Diyos. Hanapin ninyo. So kaya nga dito, sinasabi dito, hindi dito pinag-uusapan ang religion. Hindi, walang religion dito. Ang pinag-uusapan natin ay yung pananampalataya sa Panginoong Hesus na siya lamang ang makakapagbigay ng kagalingan sa buong mundo at sa buong Pilipinas sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Ngunit ang hindi nagtitiwala sa Kanya ay choice nila yon na mapupunta sa kay Satanas at mamatay sila dahil sa kanilang katigasan ng ulo. So itong sakit na to na sinabog ni Satanas ay ayaw naman ng God ng Diyos na ang tao, ang mga anak niya ay maghirap. Ngunit choice siya ng mga tao. Sila ang pumili, kaya nga pinili nila ang ospital. Kaya nga sinasabi dito, sapagkat ang gumagawa ng kasalanan ay Diablo.
sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang Diablo. Sa mga bagay na ito, ako ay nahayag, ako ang Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. So ito ang Panginoon. Siya ay pumunta rito para wasakin niya ang gawa ng Diablo. Kaya kung sino man ang sumasampalataya sa kanya, ay hindi magkakaroon ng sakit, or kung magkaroon man ng sakit, ililigtas ng Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon lamang ang makakapagligtas sa sanlibutan ito sa mga mananampalataya sa kanya. Ngunit ang hindi mananampalataya sa kanya ay makakamtan niya kung ano yung kanyang pananampalataya. So kung nananampalataya siya sa medicine, so matulad siya dun sa mga salita na namatay dahil sa pagtalikod sa Diyos. So dun sa salita ng Diyos sa sample kay Akas. So ganun, namatay dahil sa nagtiwala siya sa mga manggagamot, ganun din si Asa. So nagtiwala siya sa mga manggagamot, tumalikod siya sa Panginoon, hindi siya nakinig sa salita ng Diyos. Nakinig siya sa mga tao, pumunta siya sa doktor, sa ospital, sa manggagamot. Ngunit anong nangyari? Siya'y namatay dahil tumalikod siya sa Panginoon, dahil hindi niya hinanap ang Panginoon. Hinanap niya ang manggagamot. So ganun ang mangyayari sa mga taong nagtitiwala sa mga tao. So hindi naman lahat ng mga doktor ay hindi iginagawa ang kanilang tungkulin. Ngunit karamihan talagang pera-pera lang ang pinag-uusapan. So hindi ako against sa doktor. So salamat sa mga doktor na ginagawa nila ang kanilang best para manggamot. Ngunit kung wala kayong Panginoon, kayo'y kukoronahan ng virus. Kukoronahan kayo ng COVID-19 na lumaganap na sa mundong ito. Kaya kailangan, lalong-lalo na sa mga frontliners, na dapat tanggapin nyo ang Panginoong Jesus sa buhay ninyo. Dahil kayo ang frontliners. So, nang siya'y labanan ninyo, sabi pa dito, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mga pagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. So tayo'y mag-iingat dahil yung kalaban natin, hindi natin nakikita, iyon yung si COVID-19 or si coronavirus. Yung virus na yan, iyan yung pinadala ni Satanas para gumala sa buong mundo, sabi niya. So siya yung naghahanap upang makakuha siya ng mga sakop niya. So kapag ikaw nakurunahan at hindi ka nagsisi at hindi ka nagbalik loob sa Panginoon, ikaw ay mamamatay. Ngunit kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon na kahit ikaw ay may sakit ngayon, instant ang kagalingan mo dahil ikaw ay nagtiwala sa Panginoon. Tulad ng halimbawa dito sa babaeng ito, na dahil naubos na yung pera niya, siya'y nagtiwala sa Panginoon. Kaya, pag tayo nagtiwala sa Panginoon, kinakalimutan niya yung mga kasalanan natin. Ang tinitingnan niya yung ngayon, na nagbago ka, nagtiwala ka sa Kanya. Kaya ngayon gawin niyo na magtiwala kayo sa Panginoon. Kaya sabi dito, na ang kalaban ninyong, sabi niya dito, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga yaong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangas sa sanlibutan. So kaya dapat tayo maging matatag dito sa sanlibutan dahil yung salot natin na nasa sanlibutan. Kaya dapat tayo ay magtitiwala lang sa Panginoon. Kaya sinasabi dito ng Panginoon, sa Jeremiah chapter 33, narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y magpapahayag sa kanila ng di kawakasang kapayapaan at katotohanan. Amen, praise the Lord. So yun yung pangako ng Diyos na magbibigay siya ng kagamutan. Kaya nga, kung magbabalik loob kayo sa Panginoon, kayo ay gagamutin ang sino mang may sakit sa inyo at nahihirapan ngayon. Kayo ay gagamutin dahil yun ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen, praise the Lord. Kaya nga sinasabi pa rito sa
sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Praise the Lord. So ganun kabuti ang Panginoon na dapat natin bigyan ng pansin. Bigyan natin ng pansin siya. Siya ang priority natin, lalo na ngayon na nahihirapan ang government, na hindi na nalilito na ang Pangulong Duterte, na hindi niya na alam kung saan pa kukuha ng budget, kung lalagana pa ng ilang araw, ilang buwan ang sakit na dulot ng Satanas sa mundong ito. Kaya nga ito na yung pagkakataon ng bawat Pilipino na magkaisa, na lumayo. Sabi dito, kung ang aking bayan ay tumawag sa Panginoon, sa kanyang pangalan, at magpakumbaba at manalangin. So, sabi dito, at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang mga kasamaan. So, didinggin ng Panginoon sa langit at ipapatawad niya ang bawat kasalanan. Kaya nga, ang lahat, kung lalapit sa Panginoon at humihingi ng kapatawaran, lahat, kahit anong kasalanan yan, patatawarin ng Panginoon. Dahil iyon yung kanyang salita. At sinasabi pa dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Praise the Lord. So ito yung pangako ng Panginoon, na pag tayo sumasampalataya sa kanya, siya na yung magdadala ng sakit. Siya ang magdadala ng sakit para tayo ay gumaling. So ang kasalanan ng tao, hindi siya naniniwala sa Panginoon. Mas naniniwala pa siya sa mga nakikita niya. So ang Panginoon ay hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman natin pag tayo ay tumawag sa kanya. So bakit kayo, hindi kayo nagtitiwala? So ngayon, puro reklamo na lang sa presidente ang naririnig ko sa mga balita. So imbis na magkaisa, puro reklamo. So dapat na kayo ay manumbalik sa Panginoon para hindi kayo magreklamo. Praise the Lord. So kailangan natin manumbalik. Kailangan manumbalik ng bawat isa para maging kontento tayo sa mga nangyayari sa mundong ito, na wala tayong dapat ikatakot dahil may Diyos tayo na inaasahan na magliligtas sa atin. Amen. Praise the Lord. Sa Exodus chapter 23 verse 25, at inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Praise the Lord. So ganun ang pangako ng Panginoon, at pag tayo naglingkod sa kanya, tayo bibigyan ng mga pagkain. So hindi tayo mauubusan, kaya hindi tayo magrereklamo. So, hindi tayo magre-reklamo na ito lang ang binigay ng gobyerno. So, bakit ka nagre-reklamo? Ano bang contribution mo na ginawa mo sa gobyerno? Ba't ka nagre-reklamo? So, dapat kung ikaw ay may Diyos sa iyong buhay, hindi ka magre-reklamo. Dahil kontento ka sa binibigay at nagpapasalamat ka sa lahat ng biyaya, maliit man yan o masama man yan na nangyari sa mundong ito, magpapasalamat ka dahil alam mo na ikaw ay mayroong magbibigay sa iyo ng saklolo, na iyon ang Panginoong Hesus. Sabi dito na paglilingkuran lang natin ang Panginoon at tayo bibigyan ng sa lahat ng ating mga pangangailangan, bibigyan tayo at aalisin ang mga sakit na nangyayari. Aalisin ang sakit sa gitna mo, nakalagay sa kanyang salita. Amen. At dito pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Praise the Lord. So ang mga anak ng Diyos,
nagsisilakad sa mga bagay na hindi nakikita or nananampalataya siya sa mga bagay na hindi nakikita. At syempre, ang kagalingan hindi nakikita. Ngunit dahil kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, instant kang gagaling dahil gagawa ng milagro ang Panginoon sa buhay mo dahil ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Dahil ang espiritu ng Panginoon ay espiritu at gusto niya na tayo mananampalataya sa espiritu. Sabi pa dito, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa sa marami ay magiging mga matuwid. So, ganun. So, kapag tayo'y magiging matuwid ang mga nagsisipag-nampalataya sa Panginoon. Datapot, ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So, ang Panginoong Yesus namatay dahil sa atin. Kaya wag nating pawalang bahala ang ginawa ng Panginoon Jesus na siya'y namatay dahil sa atin. Na sa kanya mayroon tayong na ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang sugat tayo ay pinagaling. So yun yung kagandahan ng Panginoon na pinagaling na tayo, pinatawad na tayo. So, ang kailangan lang natin, manampalataya tayo sa Kanya. Kaya sabi niya, na sa Kanya mayroon tayong mga ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Amen. Praise the Lord. So, yun yung kayamanan ng Kanyang biyaya. At dahil sa Kanyang kaloob na tayo pinagbanal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo, na minsan magpakailanman. Amen. So minsan, isang beses na naghandog ang Panginoon, inihandog niya ang kanyang sarili para tayo ay mapawalan sa ating mga kasalanan. Kaya tayo nakakamit ng buhay na walang hanggan dahil sa ating pananampalataya sa kay Kristo Jesus. Amen. Sabi pa dito na pinasaganan niya sa atin ang buong karunungan at katalinuhan. Amen. Praise the Lord. So, yun yung pasagana na tayo sa pananampalataya, sa karunungan at katalinuhan sa Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi pa dito sa Ephesians chapter 1, verse 9, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na pasya. Ipinasyan niya sa kanya rin. Amen. Praise the Lord. At sinasabi pa dito sa Galatians chapter 2 verse 16. Bagaman nalalaman na ang tao ay hindi inaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristong Jesus, tayo rin ay nagsisisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaring ganap ang sinuman. So kung sumusunod tayo sa kautusan ng tao, hindi tayo magiging aring ganap. Ngunit pamamagitan ng pananampalataya natin sa kay Hesus Kristo, tayo ay inaring ganap. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sinasabi pa dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Bakit? Sinasabi sa Kanyang salita na ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya. So kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Jesus, so, hindi ka anak ng Diyos. Alam mo na kung kanino kang anak. So, ang anak lang ng Diyos, yung sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya nga, kung gusto nyo
Walang pinipili ang Panginoong Hesus kung gusto mo na maging anak ka. Kailangan mong tanggapin siya sa buhay mo, ipapasok mo siya sa iyong puso, na siya lamang ang iyong Panginoon at tagapagligtas at siya lang ang magbibigay sa iyo ng kagalingan. Amen. Praise the Lord. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. So iyon ang pangako ng Diyos. Sa John chapter 3 verse 16 yun mababasa. So kaya kung gusto niyo na magiging anak at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, kailangan niyong tanggapin ang Panginoong Hesus. So hindi kayo makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Diyos Anak na ang Panginoong Hesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So mababasa natin yun sa John chapter 14 verse 6. So at sinasabi pa dito sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa kanyang anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang pu't ng Diyos ay sumasa kanya. Kaya nga mga kapatid, nasa inyong mga kamay kung paano kayo giginhawa. So sabi dito, hindi tayo ginawa ng Diyos na maging robot. So binigyan tayo ng option kung kanino tayo mananampalataya. So kung ayaw niyo mananampalataya sa Panginoong Hesus, so hindi niyo makakamtan ang buhay na walang hanggan, kundi ang puot ng Diyos ay suma sa inyo dahil hindi kayo nananampalataya sa Diyos. So hindi ako nagsasalita ng ganang sa akin. So ito ay salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So, lahat ng mga sinasabi ko dito ay salita to ng Diyos. At pwede nyo tong i-research sa website or internet yung mga salita na nabibigkas ko dito kung ito ba ay salita ng tao o salita ng Diyos. Ito ay pawang katotohanan lamang na lahat ng sinasabi ko ay salita ng Diyos ito. Amen. Praise the Lord. Sabi pa dito, sapagkat ang tao ay nananampalataya sa puso, nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa kaligtasan. So, ibig sabihin, kung mananampalataya tayo sa pamamagitan ng ating puso at magpapahayag ng ating bibig, yung puso, yung salita natin galing sa puso na ilalabas ng bibig, ito yung ikaliligtas natin. At sinasabi pa, sapagkat sinasabi ng kautusan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, ito ang salita ng Diyos na kapag kayo nananampalataya sa kanya ay hindi kayo mapapahiya. Kaya lang hindi mangyayari ang inyong mga panalangin dahil hindi kayo nananampalataya. Sinasabi dito, ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. So ngayon, kapag nanalangin ka at walang nangyari sa buhay mo, ibig sabihin nun, wala kang pananampalataya sa Diyos. Malinaw na sa salita ng Diyos ito at hindi sa salita ng tao. Lahat ng sinasabi ko dito ay salita ng Diyos ito. Kaya sinasabi dito, ako ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa akin nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Praise the Lord. So kaya nga kapag tinanggap nyo ang Spirit, tinanggap nyo si Jesus Christ, at tayo magsisamba na sa Espiritu. Sa Espiritu ng Diyos, tayo sisimba. Kaya nga natin nagagawa na yon na maging mabuti or maging mabuti at sumusunod sa salita ng Diyos dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesus. So iyon ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at katotohanan, na tinanggap natin siya, kaya tayo'y nakakapagsamba dahil sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Amen. At sinasabi din dito sa kanyang salita sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga walang exemption, wala ditong... Hindi dito pinag-uusapan ang reliyon. Ang pinag-uusapan dito,
na tanggapin nyo ang Panginoong Hesus sa buhay ninyo. Tanggapin nyo siya dahil siya ay magpapahayag ng Espiritu na mananahan sa atin. Kaya mauunawaan natin ang salita ng Diyos dahil yung Espiritu ng Diyos ang nagpapaliwanag sa tao na ito ay tama. Kaya niya nagagawang manalangin, nagagawa niyang maniwala sa Diyos dahil yung Espiritu ng tao, dahil sa tinanggap siya, tinanggap ng tao ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa mga tao nananampalataya sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Kaya sinasabi di pa dito sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Praise the Lord. So, sinasabi dito na huwag tayo mag-alala. Huwag natin sa anumang bagay ipakilala natin sa Diyos. Hindi ito sinasabi ng Panginoon na sinasabi dito, o nga, hindi ka nga nag-aalala, pero kanino mo naman, kumusta naman, kanino mo naman ipinapaalala, sinasabi ang mga pangangailangan mo at daing. So karamihan ng tao, kapag may problema sa tao, sila lumalapit. So sinasabi dito ng Panginoon na kapag tayo'y, huwag tayo mag-alala sa anumang kakainin natin, sabi ang mga balisa, sabi dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. So, ibig sabihin na kahit na anong problema sa buhay, so huwag kayong mag-alala. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So, ibig sabihin, sa makatuwid bagay, sa Diyos, hindi sa tao. Kaya huwag niyong sisisihin ang presidente sa mga nangyayari sa inyo. Na lahat na lang ibinibigay nyo, ibinabato nyo sa presidente. Maliwanag dito sa salita ng Diyos na kung ano man yung pangangailangan, ano man yung pangangailangan mo, huwag mong idaing mo sa Diyos na may pasasalamat at ibibigayan ng Diyos sa inyo. Dahil sa Diyos kayo nagbigay ng pananampalataya, sa Kanya kayo nagdaing. Sabi nga doon sa isang, may isa akong nashiran sa malayong lugar na sabi niya na nag-share siya tungkol sa mga bagay na pag siya'y nangangailangan, nagpe-pray lang daw siya sa kwarto at bago daw matapos ang magdamag, sinasagot na ng Panginoon ang panalangin niya. So hindi daw siya lumalapit sa tao, kahit nga sa mga kapitbahay, hindi siya nagsasabi ng problema niya. Kasi nga, iyon yung gusto ng Panginoon, na kapag tayo may problema, dumaing tayo sa Panginoon. At sa pamamagitan ng pagdaing natin, na magpasalamat na tayo. Dahil doon sa kanyang sitwasyon, nag-share siya sa akin, sabi niya, alam mo, Bian, nung time na nangangailangan ako, yung bahay namin, muntik nang makuha ng bangko kasi naisanla niya. Ngunit hindi niya inaasahan na dahil sa kanyang panalangin, hindi raw siya lumapit sa kanyang pamilya, wala daw siyang nilapitan kundi nanalangin siya. Ngunit ano yung binigay sa kanya ng Diyos sa kanyang panalangin? May isang property siya na hindi pinapansin ng kanyang mga angkan. Nabigla na lang may dumating sa kanya na sabi, gusto raw bilhin yung property na yon. So, laking tuwa niya nang ibinalita sa kanya yon dahil ang kanyang bahay ay maiilit na sa bangko. So, dahil sa kanyang panalangin, nanalangin siya sa Diyos at sa Diyos lamang siya nag-raise ng kanyang daing at nagpasalamat na siya. So, bago pa mag-due date sa bangko, dumating itong may gusto dun sa kanyang lupa. Nabili yon ng mas malaking halaga kaysa pangangailangan niya na halaga. So, ang kailangan niya na halaga sa bangko ay more than 300,000. Ngunit, ang property na nabili sa kanya na hindi pinapansin yung lupa na yon dahil ipinamana yon sa kanya, walang nagka-interest doon, yun lang ang pinamana ng mga magulang niya,
dahil akala ng mga kapatid walang kwenta yung lupa na yun. Ngunit malaking halaga na nabili sa kanya. So more than pa dun sa kailangan niyang pambayad sa bangko. Kasi yung property na yun na nabili sa kanya is more than million. More than a million. So samantalang ang kailangan lang niyang masettle is nasa 300,000. Kaya malaking pasasalamat niya na talagang napakabuti ng Panginoon kapag sa kanya ka nagtiwala. Amen. Praise the Lord. At sinasabi pa dito, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristong Jesus. So, hindi tayo mababalisa dahil ang Panginoong Jesus ay magbibigay sa atin ng maayos sa pag-iisip at mag-iingat sa ating mga puso na huwag tayong mangamba. Dahil nga si Kristo'y nananahan na sa atin, hindi tayo mangangamba sa mga panganib dito sa mundong ito. Dahil ang ating pag-asa ay na kay Kristo. At sinasabi pa ng Panginoong Jesus dito na sa Psalm chapter 91 verse 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Amen. Praise the Lord. So ito yung salita ng Diyos na kapag ang kanyang mga anak, walang kasamaang mangyayari. Dahil ito yung salita ng Diyos na hindi magbabago kailanman. Siya lamang ang tangi nating sanggalan or nating pag-asa upang ang mundo or ang salot sa mundong ito na COVID-19 ay maalis na agad kung ang lahat ng tao ay mananampalataya at sumasampalataya lamang sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Sabi pa dito sa kanyang salita sa 1 John chapter 5 verse 16, kung makikita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya, ay bibigyan siya ng Diyos ng buhay na nauukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi dito ang sinasabi ko na idadalangin niya. Amen. Praise the Lord. So ito yung sinasabi ng Panginoon na ang mga tao kapag nanumbalik sa Panginoon at magsisisi sa kanyang mga kasalanan, sa mga nagawa niya, sa hindi pagkaalam ng salita ng Diyos, siya ay patatawarin. Ngunit, kapag alam mo na ang katotohanan, tulad ngayon, nakapakinig na kayo ng salita ng Diyos at hindi pa rin kayo nakikinig sa kanyang salita, ito yung kasalanang ikamamatay na hindi ukol. Hindi ukol dito ang sinasabi na idalangin niya. Na hindi ukol dito na hindi dapat idalangin yung mga taong hindi nananampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi ito ay pagsalangsang sa salita ng Diyos. Ito ay pagsalangsang, walang bahala sa salita ng Diyos. Ito ang kasalanan na nagkasala ka sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga, hindi ito ang dapat na ipanalangin. Dahil ikaw ay nagkasala sa Espiritu ng Diyos dahil hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Ngunit yung mga kasalanan ng tao, lahat ng kasalanan ng tao, except dun sa pagsalangsang sa salita ng Diyos, ay ipinapatawad ng Panginoon. Ngunit kapag yung mga tao na yon ay ibinabaliwala ang salita ng Diyos, iyon ang kasalanang ikinamamatay ng mga tao. Yung walang pagnanampalataya sa Diyos. Kaya nga, pinapahintulutan ng Diyos na mawala para maligtas. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, ang sino man sa inyo na gustong pumasok sa buhay nila ang Panginoong Jesus sa buhay ninyo at manahan ang Espiritu ng Diyos sa inyong buhay, kailangan nyong manalangin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong papasukin at tanggapin ang Panginoong Jesus sa panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. So, kailangan natin tanggapin siya. So, ibuksan natin ang ating puso. Alam ng Diyos ang kapayuan ng iyong puso. Hindi niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita, kundi ang nilalaman ng iyong puso. So, hindi niya iniisip ang pagsasalita niya, hindi niya pinapansin ang pagsasalita mo. Ngunit ang
bukas palad or bukas puso ay buong-buong puso mo ba siyang tinatanggap at papasukin mo siya sa iyong buhay? So, ang panalangin na to, ito yung pagtanggap para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at lahat ng pangangailangan mo ay maipuprovide sa iyo ng Panginoon dahil ikaw ay nananampalataya. So, gusto ko lang i-share sa pananampalataya dahil, di ba, ang naging topic natin na yung isang babae ay naubos na lang niya yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot, ngunit walang nangyari. So, ito yung halimbawa na dapat natin pagnilaylinayan. So, ayaw ng Panginoon na ang pinagkaloob sa atin na kayamanan ay mawala. Kaya dumating ang salita ng Diyos sa mga tao para paniwalaan. So, option ng mga tao kung saan kayo mananampalataya. So, ang sinasabi lang dito ng Panginoon, kung tatanggapin mo siya, siya na yung magpapahayag sa buhay mo. Siya na kaya mo magagawang manalangin, manampalataya sa Panginoong Jesus dahil siya ay pinapasok mo sa buhay niya, sa buhay mo. Sinasabi nga niya sa kanyang salita na siya ay spirit na nananahan sa bawat taong nananampalataya sa kanya. Kaya ikaw ay magiging spirit na lahat ng salita ng Diyos paniniwalaan mo, na magiging amen ka na lang ng amen dahil iyon ay salita ng Diyos. Bakit ka naninimpalataya na sa Diyos? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa iyo. So, yung dati mong pagkatao na bago na yon, dahil ang Espiritu na ng Diyos ang nananahan sa iyo, yung dati mong katawan na sinungaling, lahat ng bisyo, lahat ng mga gawaing masama na galing kay Satanas, na bago na yon, dahil si Kristo na ang nasa puso mo, ang Espiritu ng Diyos ay nasa puso mo na, kaya ikaw ay magbabago at hindi iyon ay gawa dahil sa iyo. Dahil yun sa Panginoon na nananahan sa iyo. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sundan nyo ang mungkahing ito para sa kayo ay mapagharian na ng Diyos at ang Diyos ay mananahan na sa inyo. So, kailangan mo siyang papasukin sa iyong buhay. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo ng iyong buhay. So, kailangan nyo sundin ang panalangin ito para si Kristo ay maging hari na ng buhay nyo. Siya na yung mangunguna sa buhay niyo araw-araw. Siya na magpapaalala sa iyo na tama't mali ang iyong ginagawa. Dahil si Kristo ay nananahan na sa ating mga buhay. Si Kristo na ang Espiritu na nananahan sa ating buhay, sa ating puso. Siya ang magpapaalala na laging siya lamang ang susundin natin. Amen. Praise the Lord. So, our Father in Heaven, thank you sa pagbibigay mo sa iyong bugtong na anak na ang Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa ikatlong araw ay buli kang nabuhay para sa aming kasalanan. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Salamat, ikaw na po ang maghari sa trono ng aking buhay. Mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, manalangin tayo ng closing prayer. So, our Father in Heaven, in the name of Jesus Christ, with the power of Kaya nga sinasabi ito ng Panginoon na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya sapagkat naranasan ko na ako ay isang patotoo na sapagkat sa kanya lamang ako nagtiwala. So, nung una, so dumating sa point namin na talagang wala kaming makain for 3 months. So, wala akong hanap buhay. Yung mister ko, wala rin hanap buhay. So, ngunit dahil sa hinanap ng puso ko na maglingkod sa Panginoon, so hindi ako naghanap buhay. Nas pinili ko na lagi na lang ako laman ng simbahan, manalangin at sa mga Bible study, lagi akong naandun. So kahit kami walang makain, hindi ako pinababayaan, hindi kami pinababayaan ng Panginoon. For 3 months, nakasurvive kami. Dahil sa pagtitiwala ko sa Panginoon,
So, kaya ngayon yung mga nagrireklamo sa presidente na wala silang makain, yan ay hindi ako maniniwala dyan. Mabuti pa nga kayo at kayo ay may suporta na nagmumula sa Panginoon ngayon. Ngayon sa mga nangyari ngayon sa pagkawala ng trabaho. So, ang gobyerno ay sumusuport sa inyo. Pero, wala akong narinig na maganda na ginagawa na ninyo sa Pangulo. Ngunit lagi na lamang kayo naninira sa Pangulo. At lagi niyong sinasabi na kulang, hindi sapat ang binibigay ng gobyerno. Bakit? May pinatago ba kayo sa gobyerno para hanapan niyo? Hanapan niyo ang gobyerno na dapat na kayo ang gumagawa niyan. Hindi dapat kayo umaasa sa gobyerno. Dapat kayo ay manalangin upang bigyan kayo ng kaliwanagan ng Panginoon na hindi kayo magkukulang at hindi kayo magrereklamo dahil si Kristo ay nasa buhay ninyo. At dahil sa pananampalataya din, so kahit na anong mga pagsubok na ibigay o mararanasan sa bawat tao, dapat hindi kayo nagrereklamo. So dapat ibigay natin sa Panginoon ang ating alalahanin tulad ng kanyang salita na sa Philippians chapter 4 na dapat nating ibigay sa kanya ang ating mga hinaing at daing sa pamamagitan ng pasalamat at na may daing. Daing na may pasasalamat. Ipakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. So para tayo ay maging matagumpay sa mundong ito. Amen. Praise the Lord. At isa pang dapat kong ipagpatutuo kaya hindi ako natatakot or hindi ako nahihiya na imungkahi na talagang the best healer ang Panginoong Jesus, the best provider dahil ito ang naranasan ko sa buhay ko, sa buhay namin pamilya. Siya talaga yung the best healer. Siya yung the best supplier sa lahat ng ating mga pangangailangan kung tayo maniniwala lamang sa Kanya. Dahil sa akin, ako ay nakaranas din ng mga pagsubok na ganyan na dumanas ako ng sakit na nung nag-a-apply pa lang ako ng trabaho, so sinasabi ng doktor na hindi may sakit daw ako. Ngunit dahil sa pananampalataya ko, hindi totoo at hindi ako naniniwala na may sakit ako. Kaya nung inulit yung test na yon, 100% na pinatotoo ng Panginoon sa akin at dun sa company na in-applyan ko na ako'y walang sakit. Kaya nga, kung 100% ang ating pananampalataya, hindi tayo mapapahiya sa Panginoon. Ngunit kapag nalaman natin ang resulta, tulad niyan, ako, nalaman ko ang resulta noon na mayroon daw akong sakit. So hindi ako naniniwala, sa sinasabi ng tao na may sakit ako. Yung pinaniniwalaan ko yung salita, yung pangako ng Diyos na tayo ay pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang suga tayo ay pinagaling. Iyon ang nakatatak sa aking puso, kaya hindi ako naniniwala na may sakit ako. Kaya nga, nung pangalawang test, lumabas na wala akong sakit. So ganun din, mayroon pa isang nakalipas ang 5 taon, ganun naman ang senaryo na may sakit daw ako. So ganyan, so kailangan daw akong ganyan. Pero anong sagot ko dun sa nag-test sa akin? Sabi ko, wala akong sakit. Kailanman hindi ako magkakaroon ng sakit. Dahil sa pananampalataya ko sa Panginoong Jesus. So ang nangyari, so yung doktor na nagkausap sa akin, so talagang sinasabi niya na iyon daw ang result. Pero dahil sa pananampalataya ko, sabi ko, sa kausap ko sa doktor, sabi ko, hindi po ako naniniwala dyan sa result na yan. Mas pinaniniwalaan ko ang salita ng Diyos na tayo ay magaling, na wala tayong sakit. So kaya nga yung doktor na nag-check sa akin, so parang iniinsulto ako, pero hindi ko yun binigyan ng pansin. Ang pinaniniwalaan ko yung salita ng Diyos na talagang iyon ang pananampalataya ko na wala akong sakit. Kaya hindi pa rin akontento yung doktor dun sa hospital na yon. So, 2 beses niya akong tines.
So, ganun pa rin ang resulta. Kung ano yung una na result, yun pa din. Ngunit talagang sinasabi ko sa doktor na wala akong sakit. Na patutunayan ko sa inyo na totoo ang Diyos ko. Na totoo yun na wala akong sakit dahil sa pananampalataya ko sa Diyos. Sa Kanya lamang ako nagtitiwala. So, kaya ang pananampalataya ko sa Diyos, hindi ako napahiya. Dahil sa huling test na tinest sa akin, kasi kailangan daw talagang lumabas na wala akong sakit dahil yun nga ang sinasabi ko na wala akong sakit. Pero ang result ng mga doktor, mayroon akong sakit. So, after ilang test, sabi, yung final na test talagang lumabas na wala akong sakit. Kaya praise the Lord, dahil sa pananampalataya, tayo ay pinapagaling ng Panginoon kung tayo mananampalataya sa Kanya. So, ganon ang pagpapala ng Panginoon sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya mga kababayan ko, ayaw ng Panginoon na tayo lumapit kung kani-kanino. Kaya nga inihalin tulad niya yung babaeng dumaranas na ilang taon na may sakit at dumaranas siya ng iba't ibang doktor na pinuntahan niya. At yung kanyang kayamanan ay inubos niya na sa pagpapagamot para lang magamot siya. Ngunit walang ibang nagpagaling sa kanya kundi yung pananampalataya niya sa Panginoon. So yun yung sinabi ng Panginoon na ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasi nananampalataya ka sa Kanya. Kaya kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, so, hindi ka mapapahiya. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya nga nakakapagsalita ako sa inyo ngayon dahil hindi ako nahihiyang magsalita tungkol sa patotoo na ang Panginoong Jesus lamang ang tanging makakapagligtas sa mundong ito at ang tanging makakapagpagamot sa mundong ito na salot ng COVID-19. So kaya ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoon na siya lamang ang magpapagaling sa mundong ito. Na siya lamang ang Diyos at hindi lamang sasabihin natin siya ang Diyos pero lumalapit pa rin kayo sa taong. So lahat ng nasa Biblia na nabanggit ko ay yun ang halimbawa na totoo ang Diyos na sinasamba namin. Amen, praise the Lord. Kaya nga sinasabi pa dito na kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman siya sa harap ng aking amang nasa langit. Datapat sino man ang sa akin magkaila sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin naman siya sa harap ng aking amang nasa langit. So ito ang salita ng Diyos. Kaya ako'y humaharap sa inyo na talagang naniniwala ako sa Panginoon at hindi ako naniniwala na kapag ang tao'y sumasampalataya sa Diyos ay mapapahamak. Hindi mapapahamak ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Dahil iyon ang pangkanyang pangako, praise the Lord. So iyon ang salita ng Diyos na dapat natin bigyan ng pansin na ito lamang ang makakapagpagaling ng COVID-19, ang salot na sinabog ni Satanas sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang salita ng Diyos na tanging si Kristo lamang, ang tanging lunas, tanging ang Panginoong Jesus lamang ang tanging lunas sa sakit na salot sa mundong ito na COVID-19 or virus or coronavirus sa mundong ito na tanging si Jesus lamang ang makakapagpagaling sa bawat isa kung kayo ay mananampalataya. So iyon ang kagandahan na pinagkakaloob ng Panginoon. Kailangan tayong manampalataya sa Panginoon. Amen. Sa ating pagtatapos, manalangin tayo. So our Father in heaven, I come to you in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Thank you to all subscribers and viewers in this channel. Thank you for your word today, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you. Salamat na ipinapahayag ko sa pangalan ng Panginoong Jesus na ikaw, Espiritu, na lumayas ka. Lumayas ka, Satanas, lumabas ka sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ang lahat ng mga masamang espiritu, COVID-19 or coronavirus,
mga ubo, mga lagnat, diabetic, sakit sa bato, ulcer, vertigo, kapangyarihan, ang pamunuan ng kadiliman ng mundong ito, ang spiritual na kasamaan sa mga bansa, at ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukula, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pag-aalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga pinaglihi, kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at lahat ng mga maling espiritu ng mga maling propeta na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos sa mga tao. Lumayas ka, Satanas, in the name of Jesus Christ, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay nilinis ang mga kasalanan, at sa pamamagitan ng sugat ay pinagaling ang mga anak ng Diyos na nangangailangan. In the name of Jesus Christ, salamat sa complete healing from head to foot, na normal na ang lahat ng parts ng katawan ng iyong mga anak, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Sa lahat at sa ating presidente, sa lahat ng mga anak ng Diyos, at kay Pastor Kaslam at sa kanyang pamilya, sa all members ng The Word of God, Spirit and Life Ministry, God, thank you for giving all of us the spirit of adoption, peace, truth, joy, peace, sound of mind, and thank you for the complete healing, divine protection, and the abundance of peace and truth. The work of the wicked stirred up for the righteous. Thank you, Father God, na ikaw yung nagsusupply sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Thank you sa pagpuprovide mo. Thank you, salamat, at naniniwala kami sa iyo na ikaw lamang at wala ng iba ang makakapagbigay ng lunas sa salot sa mundong ito. Thank you, Lord, sa lahat ng mga pinagkaloob nyo sa bawat anak mo. Salamat, Panginoon. Salamat, ikaw lamang ang ginoglorify namin at pinupuri sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.